tingnan natin ang reaction kasi hindi pa natin naririnig si Negros Oriental ex-governor Henry Pride Teves kung ano yung ano, kung ano yung effect nito sa kanya, kasi makikita mo kung Teves yung effect sa kanya is parang palaban talaga siya. I mean, I will not give you an easy fight. I will fight. Lalaban ako. Oh, kasi alam mo, isa pa to, ah, na kapag nabansagan ka na terorista, pwede ka nang mamatay. Pwede ka nang mamatay kasi terorista ka na eh. So parang sobrang delikado mong tao na kahit kumurap ka lang, bumunot. Pwede ding yun, ha? Pwede ding ganun. Halimbawa, hey, noon. Oh, naandi dito na si Teves. Nahuli na namin. Tapos biglang medyo kumamot lang si Teves ng ulo. Pucha, yan na. Nako, bumunot. Terorista yan. Wala na. Patayin na natin yan. Yari. Kaya nga, ano eh. Kaya nga may nagtanong eh. Tinanong ni Jojo de Guzman kahapon kay, ano, kay Congressman Teves na, Congressman Teves, ikaw ba naniniwala ka na yung nabaril doon sa farm, eh sinasabing tao mo, naniniwala ka ba na nanlaban? And pwede bang mangyari sa'yo yung nangyari dyan na sa pag-uwi mo, sasabihin nanlaban ka, kasi nga naman terorista ka. Oh, so sasabihin nanlaban ka, pwede ba yon? Oh, ang ganda ng tanong na yun ni, ano, ni Jojo de Guzman. Anyways, painggan natin si ano ha, si Pride Henry Teves. Ang sabi niya dito, yun sabi niya, my record speaks for itself. I cooperated with the Digamo Slay Probe. Diba? Nagpunta siya sa Senado. Habang binabarug siya ng mga akusasyon ng mga nandoon, ano siya, klase na sinagot niya lahat yung mga tanong nila. Klase na in-address niya lahat ng mga issues nila. And ang sabi niya is, this is not the proper forum for that. Might as well you file a case in the court para doon talaga makapag-usap tayo ng maayos. Kasi dito, chismisan lang eh. Dito, mumura-murahin nyo lang ako eh. O so, okay na ba yun? Pag namura nyo ako, nasisi nyo ako, okay na ba? Bati-bati na ba tayo? Hindi pa rin naman. So, sumatotal, walang solusyon yung kanilang sumbong-sumbungan nun sa Senado. At ang pinakatamang paraan is to ano, take legal actions, which is magdemanda. Para talagang ano, may bearing. Kasi doon, kita mo si Pride Henry Teves, binuksan niya yung kanyang mga bank accounts. Emails, text messages, mga jowang niyang nagme-message sa kanya, binayaan niya na. Kahit mag-away sila ng asawa niya, eh basta ang importante, mapatunayan niya sa pamahalaan na cooperative siya at hindi siya ganun. Hindi siya masamang tao. Kasi kung terorista ka, madami kang mga kukutsabahin ng mga tao para yung iyong terrorism act ay mag-succeed. Biktima pa ito si Pride Henry Teves ng terorismo only to become a terrorist at the end. Oh, ito, pahinggan natin ang ano eh, actually awang naaawa ako kay Pride ay kay ano, kay Arnie. Mas awa naaawa ako kay Pride. Alam niyo kung bakit? Alam mo, sa kakulitan nito ni Kong Teves, palagay ko nadamay lang din to talaga si Pride. Eh. Oh, sa kakulitan nito ni Kong Teves, nadamay na si Pride. Ito pa masaklap. Palagay ko kaya talagang ano, dinesignate yung dalawa na 'yan para talagang mawala sila sa politika diyan sa probinsya nila. Kasi sabi nga ni Kong Teves, 'di ba? Meron silang ano, meron silang aso na gusto nilang patakbuhin doon sa distrito ko. O kaya ganito, tinatanggalan nila kami ng karapatan para kami ay manungkulan sa bayan. Ito, sabi, si tatay pumunta ng Malacanang. Bakit kaya pumunta si tatay Digong sa palasyo? Tanungin natin. Ito, play. Former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Governor, thanks so much for joining us tonight. Good evening, everyone. I'm not going to beat around the bush. You heard our reporting about the matter. May I hear your side of the story, please? Well, came as a surprise to me and until now.
I and my direct family are still absorbing the news, no? And according to everything that you said, it really make life much tougher for us. It's very tough as it is now, you know, being in agribusiness, wherein the business climate for agribusiness is not so good as of the moment with ASF and, you know, feed costs. So, sinasabi niya na, mahirap na yung buhay as it is, mas lalo pang pinahirap nitong designation sa amin na kami terorista. Because hindi na siya, hindi na siya politiko. Siya ay isa ng pribadong tao na nagninegosyo. And syempre, kung nagninegosyo ka ng legal, meron ka namang mga permits, meron ka namang mga pinabayarang buwis sa gobyerno, tapos yung kikitain ng negosyo nyo, if you freeze nila, syempre masakit naman yun. Meron na nga daw ASF. May kakulangan na sa asukal, may kakulangan na sa bigas. Kumbaga, hirap na hirap na rin sila kung paano nila didiskartehan yung mga kabuhayan nila. Biglang nagkaganito pa. Tapos, kinonfirm ni Pride Henry Tevez na talagang na-freeze na daw yung ilang mga accounts nila. So mahirap yun. Sabi nga niya is, meron akong pinag-aaral na anak. May mga pasweldo akong tao. Paano naman yan? Sana. Kaya hahanapan daw nila ng legal remedies. It was very high. With this thing that our bank account will also be affected, it would even make life really harder for my direct family. Yet, I have no choice. I have to continue moving on. Tama tong sinabi ni Toid Sparge. Huwag kayo masyadong praning. Oh, baka pag-uusapan lang nila ni BBM kung ano yung pinag-usapan nila ni Xi Jinping. Kayo talaga, oh. Oh, relax. Relax lang kayo. Pabayaan niyo si PRRD Kumilos. I need to do my daily grind as I still have a family to support. I still have a grade 10 youngest daughter to send to school. So life goes on. I'm really worried because really is affecting my wife and my children. May mga asawa to, anak, na mga nag-aaral, kailangan allowance, kailangan nilang kumain. Ano to? Ginawa nyo lahat ng pera nila, hindi pang gigipit yan. Wala pang kaso na nagpapatunay na talagang may kasalanan sila. Tapos, sinikil nyo na yung kanilang mga kapirahan. Eh, yari tayo dyan. Kung nagawa nila yan sa ganito kalalaking tao, lalo pa kayo. Delikado yung 500 pesos ko sa ano. Yung 500 pesos ko sa banko, baka ma-sequester, ah. Right. Former Governor, you already said, and it's been reported in all the papers now, that you plan to appeal this. Your lawyers have said the same. Have you figured out exactly where you can make this appeal, or if this is indeed appealable, because in the earlier statements you made, you still have been trying to figure out this is all very new. The law itself is rather new. Have you figured things out now, the next steps? I was just informed by my lawyers, because I'm not a lawyer myself, that there are still administrative remedies which you can appeal to. No? I think there's a delisting request or anything. Then after that, I think you can move to the Court of Appeals if I don't know if I am right, but that is the way to go. But before anything else, it has to go first to administrative remedies on the council itself. Ayun eh, kasi yun yung tanong ko eh. At magkakaroon tayo ng panibagong invitation patungkol dyan sa kung magsasalita ulit si Kong Tevez, baka mabigyan tayo ng chance na magtanong. Yun yung itatanong ko kay Topacio, kung meron bang way or meron bang provisions doon sa ginawang batas na kapag ikay na-designate bilang isang terorista, reversible ba yun? Ibig sabihin, pwede ba silang mga nag-akusa sa'yo or nag-desisyon na maging terorista ka, kaya pa bang i-reverse yun? Or meron pa bang mas malaking tao doon sa yung kaninang set ng mga supposed
magdidesisyon, magdideliberate, meron pa bang mas malakas na tao sa kanila that can reverse this? Yung po bang, kasi hindi, ano eh, alam, tinan mo ha, presidential pardon, ginagamit lang yun sa mga convicted criminals. So, kung halimbawa ikaw designated as terorista ka na, meron bang isang tao that can erase that status sa'yo? Or reversible ba yun? Or is it something that's gonna be in your record forever? Like, terorista ka na talaga? Ganun na ba talaga yun? O kasi, bago yung batas, bagong-bago pa, kaya hindi pa nila alam talaga kung ano. Kasi ang sabi pa nga ni Sal Panelo before, hindi pa yan final eh. Niwala pa siyang niwala pang implementing rules and regulation. I mean, it's a law already, pero kumbaga pinag-uusapan pa kung paano, kung ano, yun nga yung mga provisions. Hindi pa tapos, ginamit na nila. So, yun yung nakakapagtaka. Yun ang according to, I think, Sal Panelo before eh, sinabi niya na yung pag yung pag-apply nila na terorista, yung si parang malabo kasi nga hindi pa siya final eh. Kasi alam ni Sal Panelo yun, gawa ng nasa administrasyon niya, alam niya kung ano pa yung kulang doon sa batas na yun. Oo. I think we have a remedy for, we have a room, a window for appeal. Right, former governor, have your assets really been frozen? I think about an hour and a half ago, reports have come out that the Anti-Money Laundering Council has already frozen bank accounts and assets. Have you confirmed this? I believe it is true. I was informed by some of my, finance people that some accounts have been frozen. So it is what. Ito mo talaga, napapailing siya eh. Parang na-freeze na yung ibang mga accounts ko. Pinakita ko naman sa kanila, in-open ko naman. Ano yung mga pumapasok na pera? Ano yung mga lumalabas? Naka-open naman. Pin-raise na yung mga account ko. Napainin si kuya kasi siyempre, paano kung lahat ng ipon ko hindi nga ako naging magastos nung bata ko eh. Kasi nag-iipon ako. Tapos lahat ng pinag-irapan ko sa pagtatrabaho, pagsisipag, isi-sequester nyo nang ganun-ganun. Unper! With this, I just have to live with it and continue with life. Governor, we all know that this stems from Congressman Arnie's implication in the Roel Degamo murder. And he says a while ago that this is, and he has been saying it is, political persecution. Do you think your family is being ganged up upon? Yung mga sinight po nila na meron... Tinan mo ah, sasabihin mo na itong magkapatid natin terorista, never nilang pinagtanggol yung isa't isa. Oh, may narinig na ba kayong interview na si Pride Henry Tevez pinagtanggol niya yung kapatid niya? Di ba, isa pa nga siya sa nagpapauwi. Sabi niya, umuwi ka na. Hirap na rin kami rito. Apektado kaming mga nandirito. Ikaw, wala ka dito. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Di ba, sabi nito, meron ba kayo makikita na magka-tandem sa terorismo? Isang grupo lang sila ng terorista. Tapos, si kuya, ito, pinauuwi yung kapatid niya. Diba? Meron daw po kayong grupo na pinapatakbo dyan for the killings. Ano po masasabi niyo po doon? Well, sa akin lang, no? I have been in public service for 20 years before I stepped down as October. My record will speak for itself. At tinan mo ha, kung terorista tong mga to at talagang meron silang terrorist group, na-disqualify siya as a governor noong 2022 elections. Na-disqualify siya. Alam mo ba ginawa nung mama? Kahit na hindi pa naman nagdedesisyon ng Korte Suprema doon sa hinain na... Kasi ang COMELEC, sinabi na talo siya. So sila ay nag-appeal sa Korte Suprema. So, syempre, kung meron kang appeal, ibig sabihin, yung ruling na una is pwedeng hindi pa muna i-implement kasi hindi pa tapos yung kaso eh. Sa inyo, tapos na, pero dahil may petition kami,
dapat hindi niyo pa hindi pa kayo mag-assume diyan sa pagiging gobernador, di ba? Kung ito si Pride Henry Tevez, meron tong ano, private army or terrorist group army. Sa tingin mo aalis yan sa posisyon? Sa tingin niyo aalis yan ng walang gera, ng walang barilan, ng walang dumadanak ng dugo? Pero dahil nga matino ito mag-isip, siya mismo yung nag-step down. Ayaw nga nung kapatid ni na si Arnie, ba't ka mag-step down? Ikaw ang nanalo. O, pero sabi niya is, eh, kasi kung halimbawa naman, yung maging resulta ng Supreme Court ano namin, appeal, eh, maging pabor sa akin, ibabalik lang naman ako dyan eh. So what's the difference? Naniniwala ako, di naman ako nandaya eh. So bababa ako. And then, asa kaso yung kaso. Kung yung kaso will go sa favor ko, o di siya yung pababain ko, ako naman yung papanik dun. Pero kung hindi, eh, life goes on. Ito na, magtatanim ako ng, ano, ng asukal. Hindi ba? Hello, Jing Corpus, how are you? I've always been very consistent. I've always been law-abiding. I was never charged with anything. I am never a violent person. Exactly. Never charged with anything. Never a violent person. Oh, how can you call someone a terrorist kung kahit isang beses ni wala siyang kaso sa barangay? Ni wala siyang kaso sa ano, sa kapulisan, sa NBI. Wala eh. Paano mong masasabing terorista itong tao na to? Kami nagtatanong lamang. Ha? I don't even say bad things toward other people because I don't like to cause hurt to someone else. I've always been consistent for that. And it's ironic now that I used to be a victim of terrorism. Now, I'm the one tagged as a terrorist. So, it pains me a lot. Really pains me. Yeah. Governor, tingin nyo na damay lang ba kayo dito? Kasi mostly si Rep. Arnie naman talaga yung pinupunteriya. Yan ha, keyword, pinupunteriya. Diba? Pinupunteriya. But akala natin si Kong Tevez lang ang pinupunteriya. Pinupunteriya yung pamilya Tevez. Kasi nga, naniniwala nga si Arnie ay si Topacio eh, na sa mga susunod na araw, pati yung mga anak nila, eh, may isasama na dyan sa listahan na yan. So, technically, kung titingnan natin, susundan natin yung Agos, papunta yan doon sa mawala na sa politika yung mga Tevez dyan sa probinsya na yan. Anong plano nyo sa probinsya na yan? Anong plano nyo? Mabura mga Tevez sa Negros Oriental para kayo na lang yung mga namumuno dyan? Bakit? Bakit ayaw nyo ng healthy na ano na ng patas na laban? Kung gusto talaga kayo ng mga tao, bakit ayaw nyo hayaan na daanin natin sa papo sa ano? Daanin natin sa eleksyon na normal. O eh bakit kailangan ma-disqualify kami dahil dito sa classification na to? Isa pa 'yon na hindi ako sure. Ha? Kung pag ikaw ba'y classified as terrorista na ng Anti-Terror Council, eh, hindi ka na ba makakatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno? What do you think? Why were you involved in this whole thing? If you remember, ma'am, when the issue started, I already opened up everything. I volunteered to waiver all my bank accounts, my communications, emails, phones, so that they can see the persons I've been talking to for the last several years, the monies that come through and go out of my bank accounts, who I do business with, all my emails. I already wavered that when it started, so that I can be cleared and they can see that, you know, I'm not a part of this. But I just don't know why. After that, but my bank accounts were ordered frozen. So I'll have to talk to Meros about it. Because as I said, I cooperated. I never left. And every time that they asked for me, I was there. I answered all the questions peacefully. And I opened myself up. I did not hide anything. Wala naman ako itinatago eh. I have nothing to hide. And then lastly, where is Representative Tevez, Representative Arnie now? Are you at liberty to tell us, or at least tell us what his current state is?
Well, he's definitely abroad, no? But I talked to him once in a while. I called me up this morning to check on how I was. And of course, I told him the truth. I am really, I'm really down, and I am really, you know, unhappy, and I'm really depressed because all this has happened. No, I'm not the guy who's wallowing in money. I cannot just retire. I still have a family to support, and things are making it very hard this way now. But as I said, life goes on. Well, here. Kawawa, ano, mga bossing. Ayun mo yun, yung parang tayo namang mga tatay kasi, kumbaga, yung mga ginagawa naman natin is hindi na para sa sarili natin, para na sa pamilya eh. Di ba? Para na sa mga anak, para na sa magulang, para sa mga kapatid. Tapos, tatalian ka sa kamay, yung ansipag-sipag mo naman. Hindi ka naman ang hingi ng pera, yung mga pera mo naman is pinaghirapan mo. Tapos ganun-ganun na lang nila na i-freeze. Ang sakit-sakit naman talaga. Makikita mo talaga, ma-feel mo kaya Congressman Arnie na ay kay ano Governor Henry Tevez na talagang anong-ano siya. Hirap na hirap siya at talaga namang tinatanggap niya tong mga nangyayari na to ng hindi masaya ang kanyang puso.